binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikiboy ang mga kasama niya, ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Rapi Tulpo, ito yung launching ng Anti-Cybercrime Division ng DICT. Tinanong ko ngayon yung mga nakakaalam doon sa Bicam, kasi kakilala ko naman. Tinanong ko kung mula doon sa kanyang sariling allocation, doon nang galing yung sinasabi niyang 500 million. Aha, okay. Ayun, kinonfirm sa akin ng Senado. Opo. Kasi alam mo, Jen, kailangan malaman ng taong bayan, ng mga senador, meron silang allocation na 3 billion pesos. Allocation? Anong bisang allocation po? Meron silang karapatan na ito ilatag nila yung mga projects nila pang national. Meron silang minimum na 3 billion. 3 billion? Yung mga members ng House of Representatives, yung karapatan nilang maglatag, pag ikaw ay party list ka, kami masaya na kami kung mabibigyan kami ng 300 million. Kaya kung sinasabi to, tinanong ko kung yung sinasabi niyang isinusog niya na 500 million na budget sa DICT ay galing doon sa allocation. Okay. Hindi naman pala nangyari, wala pala doon. Ang kanya palang minumungkahi, yung 1 billion ng confidential fund ng DNR, hatiin yon, yung 500 million, yun ang ilagay sa DICT. Ngayon, lumilitaw sa aking pakikipag-usap sa mga kakilala ko sa Senado. Opo. Marami naman akong kakilala rin dyan. Mm. Hindi naman pumayag ang mga kasama niya. Ang sinisisi niya ngayon, yung mababang kapulungan. Unfair naman yun, Jen. Huwag naman ganun na ilalatag mo sa taong bayan na parang bidang-bida ka. Okay. Wala ka naman palang inilatag sa sarili mong pondo, sa sarili mong allocation. Kinukuha mo pala sa ibang departamento. Uh-huh. Hindi pumayag ng mga kasama mo. Pagkatapos, kami ang gagawin mong kontrabida. Hindi naman tama yun, Jen. Hindi ba? Kaya ako pumapalag na huwag naman ganun. Sapagkat alam ko, maraming viewers si Senador Tulpo. At saka baka ma-mislead naman ang mga tao. Kami naman ang mapapasama dito. Ayun, oho. Parang napasama ang lower house. Tapos yung senador naman ang sikat ngayon pag nagkataon. Kung mapapasama kami, alam mo naman yung ibang kababayan natin, hindi naman sila maaring nagtatanong. Opo. Ganun pala yung mababang kapulungan. Oho. Kasi sinasabi niya doon sa kanyang speech, alam nyo, kailangan makipaglaban tayo sa cyberspace ngayon. Kaya ako nangahas at talagang nilabang ko yan. Uh-huh. Dahil gusto ko lumaban tayo, ang Israel, ang Amerika, ang labanan ngayon, cyberspace. Uh-huh. Kung walang pondo ang DICT, paano ngayon? Di, magiging kawa-awa tayo. Pero kung tutuusin mo, Jen, kamakailan lang i-confirm namin yung secretary ng DICT. Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulpo, ito na halata ko sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun, napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganon. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siya sa atin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Okay. Ako tinanong ko yung DICT secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Okay. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulpo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Opo. Confidential budget. Kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile, ay hindi mo inayos. Hindi mo na maayon. Inaral ba ni Secretary Tulpo yung tinatawag nating first mile, middle mile, at saka last mile? Nako. O baka hindi niya kabisado yun. Uh-huh. Kapag hindi niya kabisado yun at hindi niya tinangka na aralin yun, kahit maglagay pa siya ng 100 billion hindi sa DICT, walang mangyayari. Ayun. Sana maging tapat tayo. Opo, opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Uh-oh. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikiboy ang mga kasama niya. Ibahin niya kami. Uh-huh. Ibahin niya ako. Okay. So, sinabi niya sana na sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat
Pero opo. Masakit din yun, kahit hindi nila lahat eh. Tinukoy din eh. Opo. House of Representatives. House, tama, buhay. Dapat sana aralin din. Opo. Pero ito, tungkulin ni Senador Tulpo na ipaliwana. Galimbawa, doon sa DICT hearing namin, opo. Sabi ko, excuse me, Jen, ano? Opo. Bakit ka ako pagka ikay pumunta sa ibang bansa, pagbaba mo pa lang sa airport, meron na magko-congratulate sa'yo, may roaming ka na. Text message agad, opo. May roaming ka na. Opo. Doon sa roaming na yun, makikita mo yung pinakamababang rates kung ano yung kukunin mo. Okay. Pumunta ka sa iba't ibang panig ng ating bansa, pagsakay mo sa aeroplano, pagbaba mo, bakit wala tayong local domestic roaming? Bakit wala? Hmm. Sa pagpunta mo doon, ang kalabang, ang dala mong cellphone SIM mo dyan, eh Globe ka halimbawa, pagdating mo sa Dako doon na pinuntahan mo, eh ang namumunini pala doon na Smart. Smart, kabilang kumpanya. Wala kang connectivity. Mm-hmm. Ito yung sinasabi kong first mile, second mile, last mile. Opo. Alam mo ginawa ng duopoly? Sabihin na natin ang pangalan, PLDT Smart at saka yung Globe. Tama, opo. Dalawang nagaharing telco. Nakuha na nilang patayin yung mga membro ng yung tinatawag na Philippine Association of Provincial Telcos. Mm-hmm. Nawala na eh. Opo. Alam mo yung pinaka-obligasyon ng DICT? Opo. Ang DICT, under niya ang NTC. Meron tayong binigay na kondisyon sa mga telco para bago sila mag-operate. Uh-huh. Yung tinatawag nating Service Area System, SAS. Okay. Opo. Para sa ganun, mag-develop sila ng lugar hanggang sa kanunok-nunukan na lugar ng ating bansa, hindi nila ginawa yan. Oo, opo. Oh, namunini sila sa urban center lang. Timbawa, ilagay natin sa tubig. Yung konsesyon ng tubig kukuha sa Angat Dam. Yun ang first mile. Okay. Maglalatag siya ng pipe sa Metro Manila. Ito yung second mile. Second mile. Yung last mile, ito yung pipe mo papunta sa bahay mo. Okay, opo. Eh, kukunti naman ang pinagkukunan ng tubig at naglalaban-laban sila sa pipe nito. Ilang karga ng rental, ng lease, ng lahat ng expense nandito sa second mile na to. Opo. Pagdating sa'yo, katakot-takot ang presyo, wala pang tubig na pupunta sa ano mo, totoo sa bahay mo. Ito yung problema ngayon. Mm-hmm. Dapat si Senador Tulpo, ito muna yung paliwanag niya. Ayun. Hindi ko lang alam kung kaya niyang ipaliwanag ito. Pero kinakailangan, aralin niya muna ito, hindi lamang maglalagay ka ng pondo. Dito siya nagkamali eh. Sisisihin niya kami. Mm-hmm. Hindi pala siya naglagay ng pondo pagkatapos ang Congress ang binabalatan niya. Ang kinukuha niya pala, hahatiin niya yung budget ng DNR, yung pala ilalagay niya sa DICT. Hindi pumayag ang mga kasama niya. Bakit kami ang sisisihin niya? Nako po. Pero dapat sana siya, nakita mo pinag-uusapan natin ang kuryente kanina. Yeah, isasalan ba siya ang chairman ng Energy Committee. Senate Committee on Energy. Meron ba akong naririnig na halimbawa opinion sa kanya o suporta halimbawa? Dapat sana tutulungan niya ako dito na pagtulungan namin ilahad natin ang mga dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang tarifa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng Energy. Uh-huh. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Oo. Uh-huh. Eh, mukhang hanggang ngayon kung wala pa. Mukhang hindi niya... Ayun na nga yung sinasabi ko. Vlog ka rito, vlog ka doon. Puro na lang eh. Baka nami-mislead mo na yung mga taong napabilib mo. Uh-huh. Wala naman ako ano doon. Kung napabilib mo, okay lang sa akin yun. Okay lang yun. Kaya lang, dapat hindi nami-mislead ang mga tao. Ayun, oo. Uh-huh. Eh kasi baka mamaya, parang mali na yung sinasabi. Pabor pa yung mga followers niya. Mali naman yun. Di ba? Ano ba yung mga followers? Ano ibig sabihin niyan? Yung mga taga-subaybay po yan, doon sa kanya mga vlog ko. Bakit ba siya nagba-vlog pa? Eh, siyempre, kahit pa paano, kahit kumita man lang, malaki yung kita sa vlog ko. Malaki ba ang kita sa malaki vlog? Malaki po ang kita sa vlog, oo. Eh, di, ako na lang, ganito ko, suggestion ko na lang, baka nakikinig yung mga staff ni Senador Rapi Tulpo. Pwede ba niyang imbitahan na lang kayo doon sa kanyang vlog at kayo ay magtanong sa isang maginoong tanungan, sa isang healthy discussion, Kong? Parang gusto ko yan. Hindi nga, baka... Parang gusto ko yan. Ganun ba? Kasi dyan, makikita natin kung sino nagsasabi ng totoo. Oh. Tatanungin ko siya, talaga bang naglagay ka ng 500 million? Doon ba sa location mo, naglagay ka ba doon? Ayan, oo. Oh. Oh? Ngayon, kung hindi ka naglagay, bakit kami ang tinitira mo? Sasabihin ngayon, tatanungin ko siya, kabisado mo ba ang problema ng ating internet, broadband and internet mobile? Ayun. Kabisado mo ba yun? Kabisado mo ba yung kuryente? Kasi chairman ka ng kuryente. Pwede ba tayong mag-usap dito? Ayan. Pwede mo ba akong tulungan dito para maibaba natin ang kuryente? Ito ang pagtalunan natin. Ayan. Ngayon, gusto mong mag-vlog, pwede ba imbitahan mo ako? Gusto ko yan. Yun, At least, anytime, kahit saan. Oo. At least ito ko,
kumbaga ay healthy discussion. Healthy talaga lang ito para sa taong bayan. Wag na natin, walang personalan ito. Ang gusto ko talaga, ang taong bayan makinabang. Ayokong nami-mislead, ayokong nakukumpuse ang taong bayan. Ayokong bumilib sila, pero mali pala yung tinanggap nilang impormasyon. Ayan, opo. Gusto ko bumilib kayo sapagkat naunawaan ninyo ang isyong pinag-uusapan. Oo. Yan ang tama kasi pagka enlightened ang impormasyon, dito lamang tayo makikinabang. Ayun. Hindi tayo magkakaroon ng progreso kapag mali ang desisyon sapagkat walang desisyon na mali ang pakikinabangan ng taong bayan. Ayun. Higit na makikinabang yung million-million daw na followers niya, Kong. At saka siyempre, iba pa. From this program, Jen, sasabihin ko na, I am opening an invitation. Ano man ang paraan ng gusto niya. Gusto niya mag-vlog kaming dalawa. Hindi kasi ako marunong mag-vlog din. Imbitahan na lang niya ako sa vlog niya. O kaya, kung madali naman, pumili siya ng istasyon ng telebisyon, nandun kami pareho, pag-usapan namin ng DICT, pag-usapan natin ang kuryente, pag-usapan natin ang budget na sinasabi niya na binabalahura niya ang Kongreso. Ayan.